Alright, so medyo malungkot tong vlog na to dahil tanya naman siguro iba yung daan natin ngayon. Last day na po ng 650 bobber sa akin. Ito na yung huling araw na madadrive natin siya araw-araw. Pabalik na natin siya sa Bristol, Caloocan. So medyo nalilungkot ako kasi kumbaga nasanay na akong ano to eh, everyday rider natin to eh. Kumbaga gamay na gamay ko na yung takbo niya. So ibabalik na natin, pero bahala na. Feeling ko nga pag nabalik na to, kukuha ko na sarili ko eh. Wala, kukuha lang ako doon. May tatakbo ko lang. Pero so far talaga ano eh, the bike will grow in you. Kasi yung di ba pinanggalingan ko, alam niyo naman siguro di ba, ang pinanggalingan kong motor ay Vulcan 650, which is sobrang yung comfortability ng motor na yun. Although na sa atin pa naman si Estong, yung ating Vulcan 650. Pero kumbaga, ito yung naging daily rider natin for 1 month eh. Isang buwan nating hawak-hawak ng 650 bobber na to. So again, thank you very much sa Bristol Motorcycle sa Caloocan. Kasi isang buwan na sa akin to. Hindi na masama, not bad. Thank you very much sa Bristol Motorcycle sa Caloocan for lending me and for loaning the bike to me. Nilaw nila sa akin yung bike na isang buwan mahigit. Oo, walang pirma-pirma. Oo, nagpunta ko ng kasa, sabi sa akin, gusto mag-content ng motor? Opo, kunin mo na yung bobber. Ganun lang kasimple, daling kausap. Sir Anthony, tsaka Sir Andrew, Sir RJ, Daddy Bong, no, heads dyan. Maraming salamat. I love you all. So, pupunta tayo ng ano, Caloocan ngayon. Chichilan lang natin yung biyahe natin. I-enjoy natin to kahit kalagitnaan ng araw. Actually, tanghaling tapat ngayon, people. Oo, mga Pilipino. It's actually 2 o'clock na pala. Oh, na-late na pala ako ng alis. Ito na. Oh, 2 o'clock na. Ang init na naman, pre. Ay, no. Apaka init. Apaka, Brad. Eh, makikisilong tayo dito. Hi, sir. Station 9, Malate. Tatay ko doon, Station 5 eh. Pulis po tatay ko. Oo. Hindi pa ganito yung service ng mga pulis noon. Owner pa lang noon. Let's go. Actually, hindi ko alam saan daan eh. Pero, basta papuntang north. Kasi north naman yun eh. 10th Avenue, Caloocan eh. So, basta papunta roon, bahala na. Alright. Yan, kumulimlim. Thank you, weather. Maraming salamat. Maraming tulong to. Paano dito yung matiyuan ng pawis? Oo. Ang bango pa naman ng pawis ko. Alam ko ang labas ito, UN eh. So, UN tayo. Pag kumanan tayo, dadaan tayo ng... Kaya pag kumaliwa tayo, dadaan tayo ng Lagusnilad. Actually, parang masarap daanan yung Lagusnilad kayo na. Kasi nakita ko kahapon. Although nakita ko gabi yung post ni Yorme. Yung picture niya ng gabi. Sobrang ganda ng Lagusnilad niya. Matagal ko ang iniisip pala kaya nila gaganda yung Lagusnilad kasi ang lubak-lubak, ang dilim-dilim. Road temporarily closed. Ibig sabihin, wala tayong choice kung di kumaliwa dito. Let's go! Talagang ayaw ko sa top eh. Daming stoplight, oo. Sarap i-drive talaga na ito. Tignan mo, navigating lang sa mga traffic. Let's go! Alright! Okay! Yahoo! Ayan, green. Tsaka malilim. Malapit na, excited na ako makita ang Lagusnilad. Although daytime ngayon, nakita ko yung picture kay Yorne kagabi. Night time eh. Siyempre iba pag may lighting effect na, di ba? Ang pailaw na, di ba? Ito, ginagawa oh. Oh, galing oh. Ginagawa to, beautification. Alam nyo, natutuwa ako pag nakakita ko ng mga infrastructure, mga developments, construction sa kalsada.
Kasi alam ko, yung buhis natin yan eh. Oo, nakikita ko siya eh. Tsaka iba yung dating sa tao kapag ano, kapag yung infrastructure, no, sa ano, sa paligid mo maayos. In London, there's a town in London. Hindi ako sure kung ano London to, pero England pala, England, no, yung the broken window policy. No, sa lugar na yon, bawal lang kahit anong broken window, broken fence, broken door. 'Di ba? Kumbaga sa community na yon, parang lahat ng bagay maayos, no? Walang sirang kahit ano. So, ang naging resulta sa kanila, it produced ano, yung mga kabataan na mas nakapagtapos ng pag-aaral. So yung surrounding natin has a lot to do with our mental health, no? Yung ating surrounding. So sa Maynila, medyo gumaganda yung facility natin. Ewan ko, taga Maynila ako eh, butante ako ng Maynila eh. I like the government of Metro Manila now. City Hall, ang ganda. Actually, natutuwa ako kasi ang berde, malamig. Lagi tayo nakadaan sa Lagustilad. Oo. Pailalim pala yun. Oo nga, nawala sa isip ko. Ano pa yun? Bubuhan 101. Nakabad trip. Anyways. Oo, dito na tayo. Oo nga pala, one way pala Lagustilad. Kabilang way pala yun. Laloton, ibabaw tayo. So, ano tayo? Mag-aalong LRT tayo? Matagal-tagal na rin. Huli ko ito na daanan. Yes! Avenida! So, na-preserve mga buildings na ito, no? Oo, kasi, ano yan, yan, tatagal na ng buildings na yan, eh. No? So, diretso lang ito, baybayin lang natin ito. Di ba? Oo, towards monumento. Ayun. Avenida na. Diretso ito, monumento tayo. In fairness, oo. Tama lang pala itong ginawa ko, binaybay ko itong LRT para malilim, no? So, pag-looming dito tayo, medyo marami ng jeep dito, marami ng biyahe, marami ng crowded na itong lugar na to. Pero ano to eh, this is actually a center of trade ng unang panahon pa man, no? So ngayon ang Blooming Trade, kilala siya sa mga gulong-gulong tsaka sa palengke, di ba? So, nasa Kirikada na tayo. Dati may burger machine dyan sa kantong yan. Ayan. May burger machine dati dyan. College ako kasi sa lugar na to may practice yung mga classmates ko dati. Kami pala magkakaklase dito. Tapos dyan kami bibili ng pagkain dyan sa burger machine dyan sa Kirikada. Alright! Sarap talaga yung drive ng motor na ito, no? Napaka nimble niya, napaka agile ng motor. It will not make you feel na ano, na you're driving a 650cc motorcycle, no? Hindi mo mararamdaman sa kanya yun eh. Walang ganung feeling sa kanya. Kaya may feeling yung motor. Anyway, wow! Kasi ang sarap na yung singit. Parang naka NMAX ka lang. So nasa ano na tayo? Tayuman na tayo. Malapit na tayo. Yeah, ito na yung Blooming Trade, guys. Ito na yung area kung saan kilalat sa mga gulong. Magpapalit ng gulong tsaka mugs. Ito po yung center for trade ng mga tires and mugs. Although marami ng shops ngayon eh, malayo rito. Pero dito marami talaga. Parang baga pag camera, Hidalgo. Pag may electronics, diba, Raon. Tsaka may sporting goods. Diba, kapag piyasa ng kotse, Banawe, tsaka Evangelista. Yeah.
malapit na tayo, guys. Oo. Kasi sa stoplight na kasunod dyan, ano na yan eh, yung unang stoplight niya, pupunta pakanan, papunta ang Chinese Gen, tapos Abad Santos, tapos Arpapa. Pagkatapos nun, Fifth Avenue na. Pagkating na Fifth Avenue, ilang kanto na lang yan eh. Like it. Sad lang kasi last day na nasa atin itong barber na to. No? You've been a very, very faithful and loyal companion in the past 5 or 6 weeks na. Tagal na. Okay. Ayan. Araw na pero may lilim. Ito sa may lilim. No problem. Oo nga, no? So, pwede ko palang puntahan ang Bristol Motorcycles kahit kalagitnaan ng araw kasi hindi pala ako maiinitan. Ay, malapit na tayo. Ito na ang 5th Avenue. I have the option to either turn right or go straight. Pero dahil ang lilim ay going straight, we go straight. Again, maraming salamat Bristol Motorcycles Caloocan. Guys, check nyo itong motor na to. Puntahan nyo sa showroom ng Bristol Motorcycles sa Caloocan. Oo. 650 Bobber itong motor na to. Diba? And, well, the technical specifications, you can actually search for that. No? But if you're asking me, is the bike any good? Is the motorcycle any good? Kasi new player sa market to. If that's what you're going to ask me, the bike is actually good. It's a really fantastic bike, no? It's actually an everyday rider, you know? 650 Bobber, pero everyday rider siya. Alright! It's a very, very good bike. Bago natin ibalik, syempre, ang gagawin natin ay magpapagas tayo. Para ibalik natin ng full tank naman. Alright. Alright. Pagyan muna tayo. Alright. So, pupunta na tayo ngayon. Malapit lang tayo. Nagpagas lang tayo. Oo. Dito tayo. Magalawa tayo ng 4th Street. Para makalabas tayo ng 10th Avenue. Okay. So basically, malapit na talaga tayo. So puntahin natin. Ay. Alright. So we're here na. Andito po tayo sa Bristol Motorcycles sa Caloocan. Here we go. Ayan. Uy! Hello mga Bristoleros. Maligayang body sa inyo. And welcome to me again sa Bristol. Thank you very much sa isang napakasayang sabahan natin, 650 Bobber. Ibabalik na kita. Maraming salamat sa Bristol Motorcycles Caloocan for loaning the bike to me for a month, no? Tingnan naman yung forma ng motorsiklong ito. Sa inyo, napakalupit. Baboy na Bobber. No? Look at that, man. Look at that. Again, thank you very much for watching this vlog. Bye-bye.